What is our good news for today? Ano ang mabuting balita? Kung hindi mo kayang maging masaya, maaari ka pa ring matuwa. Remember that if you cannot be happy today, you can still be joyful. Alam ko po, marami sa inyo may kanya-kanyang lungkot ngayon. Marami sa inyo naghahanap ng pambayad ng utang. Minsan napakalaki ng halaga na kailangan nila. Kung hindi, makukuha ang kanilang mga sasakyan o baka wala na silang titirhan. Alam ko din po, marami din sa inyo may broken relationship. Hanggang ngayon, hindi kayo kinakausap ng iyong asawa o baka hindi kayo inuuwian. Siguradong nakakapagbigay ng bigat sa inyong kalooban na mag-isa na lang kayong lumalaban para sa inyong pamilya. Alam ko din po, marami sa inyo nalulungkot at nadidepress dahil merong sakit nararamdaman. Baka sinabihan ng doktor na ilan na lang kayong buwan na itatagal, kayo ay nangangamba at natatakot kung ano ang mangyayari sa inyo bukas. O baka naman yung iba sa inyo nangungulila, yung mga kapatid nating OFW na namimiss na ang kanilang mga pamilya, kahit yung kanilang bakasyon, sinasakripisyo para lang magkaroon pa ng dagdag na kita at ito ay maibigay nila, mapadala nila dito sa Pilipinas sa kanilang mga pamilya. May kanya-kanya tayong mga lungkot na pinagdadaanan. Pero hindi ibig sabihin ikaw ay nalulungkot, hindi ka na pwedeng makaranas ng tuwa. If you are sad now, remember, God can still give you joy. Yan po ang mabuting balita. Yan ang ating narinig sa nabasang ebanghelyo, na si Kristo ay hindi nagbibigay ng saya. Ang ating Panginoon ay nagbibigay ng tuwa. God does not give happiness, but our Lord gives us joy. Ano po ang sabi ng gospel? These things I have spoken to you, that my joy may be in you, and so that your joy may be fulfilled. Kung hindi man tayo makaranas ng saya ngayon, magdasal ka, maniwala ka, humapit ka sa Diyos, magpakumbaba ka, humiling ka, at ikaw ay pagkakalooban niya ng tuwa. What God gives is not happiness, but what God gives to us, offers to us, is joy. Ano po bang pagkakaiba ng saya sa tuwa? Happiness is different from joy. You may be seeking happiness, but what really fulfills us, completes us, it is joy. So more than desiring to be happy, I challenge you, seek joy. At para maging malinaw sa atin, tandaan niyo po ang dalawang bagay na ito tungkol sa saya, tungkol sa tuwa. First one, happiness depends on what is happening outside, but joy depends on what is happening inside of us. Sometimes, having something will make you happy, but remember, it is just temporary. Yung saya, hindi nagtatagal yan. Yung saya, nawawala yan. Tandaan niyo po, panandalian lang ang saya. Kung talagang yung mga mayayaman masaya, bakit merong iba sa kanila may bodyguard? Kung talagang masaya ang mayaman, bakit bumibili yan ng bulletproof na sasakyan? Kung talagang masaya ang mayaman, bakit natatakot pa rin siya na malugi o mawalan ng pera? Bakit kung talagang masaya ang negosyante, ang mayaman, bakit nagpapakapuyat siya? Napakadalang niyang magbakasyon. Bakit malimit lang siyang ngumiti? Palaging nakakunot yung kanyang kilay at binabantayan yung kanyang bankbook. Bakit kung talagang masaya, yung nakita na niya yung Prince Charming niya o yung the one, the perfect person, bakit kalaunan nagsasawa din siya dun sa kanyang asawa? Hinihiwalayan niya. Mga kapatid, kailangan po nating maunawaan that happiness is an emotion, but joy is an experience of the spirit. Happiness is emotional, but joy is spiritual. Happiness is pleasure, but joy is contentment and peace. Yung saya lumilipas, pero ang tuwa nananatili. Kaya nga,
magandang itanong sa ating sarili, bakit ba ako nalulungkot? Baka naman tinitignan mo yung mga bagay na wala sa iyo. Baka naman masyado kang nakatuon dun sa mahirap at mabigat na kalagayan mo. Remember, my dear friends, that one key to joy is gratitude. Ang taong palaging nagpapasalamat sa kung ano ang pinagkaloob ng Diyos sa kanya, hindi siya malulungkot at makakaranas siya ng tuwa. Please stop looking at the things that you don't have and start being grateful with what you have received from God. Because understand that joy is an inside job. Ang tuwa, nasa loob mo yan. Huwag mong hahanapin sa labas. Dahil nasa iyong kalooban, mas madali na maranasan mo yan. Dahil ikaw ang pumipili dyan. Oo, alam ko gusto niyo po magkaroon ng magandang buhay. Magandang bahay, magandang trabaho, magandang kalagayan. Hindi po masama yan. Pero bago mo hanapin na pagandahin ang iyong buhay, pagandahin mo ang iyong kalooban. Dahil pag maganda ang loob, kahit na pangit o nahihirapan ka sa labas, ay magaan ang buhay, ay punong-puno ng tuwa ang iyong karanasan. So, stop making the outside beautiful, but start first making your soul, what is inside, your heart, beautiful, and you will experience joy. Pangalawa po, second difference of happiness and joy is that happiness is acquired and joy is given. Sabi nga po, ang saya ay ang buto. Pero pag tinanim mo yan at umusbong, naging bulaklak, naging puno, nagkaroon ng bunga, yun ang tuwa. Ito po yung dahilan bakit ang Panginoon ay nagmisyon sa kanyang pagsunod sa Diyos Ama. Sabi niya, natutuwa siya. Kaya tayo din, kung susundan natin ang kagustuhan ng Ama, matutuwa ka din. Makakaranas ka ng tuwa. Sabi nga po, napakaganda, minsan nabanggit ang sikat na artista, si Tom Hanks. There are 3 secrets to joy. Sulat niyo po ito. Sana wag niyo makalimutan. Ano ang 3 sikreto ng tuwa? Number 1, be kind. Number 2, be kind. Number 3, alam niyo na po, be kind. Yun lang, gawin mo, tumulong ka. Ibahagi mong yung sarili. May mararamdaman ka sa iyong kalooban. Ang tawag diyan ay tuwa. Bakit nalulungkot ka? Maaaring hindi ka nagbabahagi, hindi ka tumutulong. Hindi ka naman kailangan maging mayaman para makapagbahagi ka, para makatulong ka. Sa iyong maliit na pamamaraan, ano ba ang pwede mong maitulong sa iba? Gawin mo, subukan mo, at tignan mo ang milagro ng grasya at pagpapala na darating sa buhay mo. Sa Africa, meron pong isang misyonaryo dumating, nagdadala ng mga candy. Dahil alam po niya, ang mga bata doon hindi pa nakatikim ng candy. Dumating po mga bata, sinasalubong siya, binigyan niya ng candy. Nabigla itong misyonaryo, dahil ang mga bata, inuha ang candy, tumakbo. Sinundan naman po sila ng misyonaryo. At nakita, yung mga candy na tinanggap nila, ipinaghati-hati, binigyan yung mga ibang bata dun sa kanilang village. Nagtatanong, ito po misyonaryo, bakit binigyan nyo yung mga kaibigan nyo? Bakit hindi nyo na lang sinolo, sinarili, eh sa inyo ko naman binigay? Alam nyo po kung anong sagot ng mga bata. Paano ako matutuwa kung yung mga iba naman ay wala? O nga naman po, no? Yung lungkot natin nagmumula sa pagiging mag-isa. Pero mawawala ang iyong lungkot pag merong kang kasama. Kaya nga po sa Africa, may napakaganda pong salita at yan yung kanilang pilosopiya. Ang tawag po nila is Ubuntu. Ito po ay isang prinsipyo ng pakikipagtao, pakikiisa, damayan, walang iwanan. Kaya nga po, makikita niyo mga tao doon kahit na wala silang kuryente, wala silang tubig, kakaunti ang pagkain, hindi maganda ang kanilang mga bahay, nakangiti ang mga tao. Mga kapatid, unawain niyo po na hindi natural sa tao ang malungkot. Ang pinaka-natural, ang pinaka-kalikasan natin ay ang isang kaluluwang puno ng tuwa. Joy is our nature and misery is our own making. Kaya nga po, sabi ni St. John Paul II, God made us for joy. Di ba nung paggagawa niya sa atin, tuwang-tuwa ang Panginoon, sabi niya, very good. Kaya nga pag ikaw ay nalulungkot at hinahayaan mo na manatili ang lungkot sa puso mo, ikaw ay tumataliwas sa kung ano ba ang layon ng Diyos sa iyo. So, it is a sin for you to remain
miserable and sad. Oo, hindi naman natin mapipigilan ang malungkot. Pero hindi po normal kung hindi ka na nagiging masaya, kung hindi ka na natutuwa. Kaya mga kapatid, pagdasal po natin na makaranas tayo muli ng tuwa, kung hindi ka man masaya ngayon. Let us pray. Allow God to enter your hearts. Follow God and you will swim in joy. Ano po yung dalawang salita na nakakabawas sa ating tuwa? What do you think are these two words that when we say them, we think about them, they lessen our joy and happiness? Ano po sa tingin niyo? Ito po yung dalawang salita. Please remember this and please remove them in your mind and in your heart. Yung salitang pero at yung pong salitang kung. In English, the words but and if. When you use them, see your joy, your happiness lessens. Ano pong ibig ko sabihin? Halimbawa, merong iba sinasabi nila sa akin, Father, masaya sana kami, pero itong mister ko ayaw magbago. Palaging nagpapasori, ilang beses na, ganun pa rin. Father, masaya ako, pero pag dumadating yung aking boss na napakabugnutin, moody, nasisira din yung araw ko. Father, masaya ako, pero pag dumadating yung sakit ko, nadidepress ako. See, when you use the word pero, but, that joy that you receive from God, that happiness that you discovered, is erased, is lost. Ganon din po sa salitang kung. Subukan niyo man po gamitin. Father, masaya sana ako kung iiwan na nung asawa ko yung kabit niya. Di po ba? Father, sasaya sana ako kung mawawala na lahat ng utang ko, mababayaran ko na lahat. Father, sasaya ako kung titinuna yung anak ko, hindi na siya lalaban sa akin. When you use that word, but, if, kung, your happiness and joy is lost. Ano yung salita na pwede nating ipalit dyan sa dalawang salita na palagi nating ginagamit? There is only one word, isang salita lang. Ano pong ulan? Ano yung isang salita na makakapagbigay sa iyo ng tuwa? Ano po sagot niyo? Pera? Hindi. Yung isang salitang iyon, ito po, dahil, because. And please, use that word often. Why are you happy? Because I still have my children. Amen? Bakit ka masaya? Dahil, kahit na marami akong utang, nakakakita pa ako, Father, nakakarinig pa ako, nakakalakad pa ako. Amen? Bakit ka pa rin masaya? Kasi po, Father, kahit mahirap na nakikipagtrabaho, at least meron pa rin akong trabaho. At least meron pa rin akong pera, nakakarahos pa rin. Dahil, find your reason to live, to be happy. Ano yung dahilan mo para maging masaya ka? What is your because to be joyful, to be happy today? Hindi ba kayo nagtataka sa kwento ng Ebanghelyo? Tinawag lang itong si San Mateo ni Jesus. Sabi ni Jesus, tara, come, follow me. Walang dalawang isip, bigla tumayo daw itong si San Mateo. Sinundan si Jesus. Wala kasi siyang pero, wala kasi siyang kung. He has no buts and ifs. Bakit niya sinundan si Jesus? Dahil meron siyang dahilan. Dahil tinawag siya. Dahil narinig niya ang Diyos. Dahil gusto niyang mahalin ng Diyos. Dahil gusto niyang maging mabuting tao. Dahil gusto niyang maging kapaki-pakinabang sa kanyang buhay. Hindi niya inisip kung ano yung sasabihin ng ibang tao sa kanya. May pera siya, iiwan niya. Hindi niya inisip kung ano yung gagawin ng mga Romano sa kanya. Pwede din siyang patayin, pwede din siyang ipako sa krus. Ang iniisip lang niya, yung dahilan bakit sumunod siya kay Jesus. At ganyan din po sa ating Panginoon. What was the motivation of Jesus in inviting Saint Matthew, dining with sinners? Ang dami kayang nagbubulong-bulungan. Ang dami kayang
nag-uusap-usapan doon sa ginagawa niya, nakikikain sa mga makasalanan. Tinatanong nila, bakit nakikisama siya sa mga makasalanan? Kasi kung babasahin mong Biblia, in Proverbs, you would hear that bad company corrupts morals. Kaya nga tinatanong nila, nagtataka mga Pariseo sa mga alagad ni Jesus, bakit nakikisama siya? Hindi ba niya alam na baka mahawa siya, makamukha niya yung mga makasalanan na yan? Wala din kasing ifs and buts ang ating Panginoon. Wala siyang pero, wala siyang kung. Meron lang siyang dahilan. Anong dahilan niya? Kasi sabi niya, ang mga makasalanan kailangan ng tulong. Meron silang sakit. Oo, totoo. Pag masama ang mga kasama mo, may posibilidad magiging masama ka. Pero hindi ba, pag masama ang tao, pag may sakit, meron din tayong responsibilidad na dapat tulungan sila. Jesus has only good reasons to be with sinners because He wanted to help them. At ganyan din po ang paanyaya ng Diyos sa atin. Habang tayo ay nabubuhay dito sa mundo, sana alisin natin yung mga pero at kung na tumatakbo sa ating isip. Huwag mong iisipin yung kung ano yung sasabihin ng mga iba. Huwag mong tinitignan yung mga kulang ng iyong buhay. Huwag mong bibigyan ng pansin yung mga masasama na nangyayari ngayon sa iyong buhay dahil hindi ka magiging tunay na masaya at payapa. Do not wait for life to be okay for you to be happy. Amen? Marami sa atin ganyan. Gusto natin maging okay ang buhay, perfect ang buhay, bago tayo maging masaya. Kahit na hindi pa perpekto ang buhay, kahit na marami pang masama na nangyayari sa paligid natin o sa atin mismo, hanapin mo lang yung dahilan mo para maging masaya. Ang ganda po ng quotation, palagi kong inaalala. Sabi po niya, life is like an ice cream. Do not wait for later to enjoy it because it will melt. Huwag mong hihintayin ang buhay para ikaw ay maging masaya. Kasi malulusaw yan, mawawala yan. Ngayon pala, maging masaya ka. At para maging tunay kang masaya sa iyong dasal, sabihin mo, hanapin mo, ano ang mga dahilan mo ngayon para maging masaya ka. Meron kasi napakarami ng blessing ng Panginoon na binibigay sa atin.